no other than si itong si Aeon, tanggalin na yung Framis, tanggalin na yung Eve para maipanalo to ng Game Lab. Pero ang tanong kasi, tanggalin na din nata yung Alice eh. Ayun na, pinapahirapan sila. Ayun na, tinanggal na nila kahit ginagamit nila. Prediction 100%. Game Lab ngayon nakatikim ng their, they had a taste of their own medicine na kung yung kalaban nila binaban yung Alice, ngayon Game Lab naman ang nagban ng sarili nilang Alice tayo ni Takinaga. Masakit pala talaga. Sabi ni Takinaga, ganun pala yun. Ganun pala yung nararamdaman nila. Pag ako yung kalaban nila, mahirap pala. So Blacklist Academy dito, of course, 1-1. Okay, Kaja and even the funny Game Lab, ano yung pwede nilang i-secure? They can eye out that Faramis. Pero kasi may Valentine eh. Pwede gamitin yun ni Aeon eh. Pwede nga. Joy, ang kukunin nila dito. Ay! Ah! Kaya pala, tignan mo yung banning pattern ng Game Lab. Banned out the Grok. Mm. Para mag, para, alam mo yun, ma-force out yung Blacklist na mag-glue. Wow. Kasi nasamin yung Joy. Sige, mag-glue kayo, nasamin yung Joy. And alam naman natin na ang lakas mag-Grok ni Dominic. Pero right now, kinuha ni Owl, securing na a gold lane. Oh, wow! Bakit parang ang daming signature picks dito? Ang bibilis nilang pumik ngayon. Patotoo lang, Blacklist Academy, Aeon securing that Valentina, para nga naman kahit kunin nyo yung Farsa or even the Faramis, pwede namin gayahin yan. Yung TZ dito, kinuhanan ng hero which is the Moskov. So, tanggal yung signature hero ng Game Lab for their gold laner. Blacklist Academy, ano yung kukunin nila dito? They can go for that red green once again. Ni Rindo na gawing jungler na ngayon. Pwede din. Pwede. Pero alam mo, Corti, ganito yung feeling na pag nag-aral ka tapos multiple choice yung sagot, ang bilis mo sumagot eh kasi sigurado ka eh. Alam mo, confident ka eh. Alam mo eh. Nakita mo na ito. And going back to your point, pwedeng Fredrin. Flex pick naman siya. Ayan. Ang galing mo talaga. Ang galing natin. Kung na-predict ko, ano ba yung na-predict yung Alice ko? Ban. Yung Alice ban. Na-predict mo yung Fredrin. Yan. Oh, pero sino kaya ang makaka-predict ko? Sino mo nanalo? Kasi ako, gulong-gulo na talaga ako ang dito. Hirap, ang hirap naman nun. Predict na lang natin yung mga possible picks. Oo. Yung mananalo, sabay-sabay na lang nating abangan. Kasi, na totoo lang, kaya naman eh. Hindi natin diba? Na-predict yung result eh. Akala ko tapos na eh. Akala natin yung cloud na natatapos na eh. Pero hindi pa rin enough. Blacklist Academy, they will actually ban out the Ling. Of course, wala pang hero si Takinaga dito. Hanzo din kaya tatanggalin nila dito or Game Lab. Since tinanggal nila yung Franco, gusto nilang magwala talaga yung Joy dito. Gusto nila, ayaw nila ng suppress, ayaw nilang mapigilan yung mobility ng isang Joy, mas lalot na pag nasa kamay ito ni Havos. Mm-hmm. Kanina medyo nahirapan yung Pakito na gawin yung usual rotation na pinapakita ni Havos. Pero securing this Joy while limiting the suppress supremacy in Kaja and Franco, eh, baka mas free na gumalaw itong si Havos. And matatandaan natin na sinabi ni Ate Athena na crucial ang mga roles ng XP laners for both of these teams dahil kumbaga sila yung mga enabler ng mid lane at gold lane ng respective team nila. Na kapag sila yung unang makarotate, unang makasecure ng brush, unang makaprovide ng vision, eh mas tumatapang ang kanilang side. Totoo yan eh. Kasi sa totoo lang, ako naniniwala ko na mas, para sa akin lang to ha, hindi ko alam kung ganito din sa inyo, mas nakakatakot para sa akin kapag halimaw yung XP laner. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang, yung XP laner yung pwedeng magbigay din talaga ng space. Aside doon sa hindi na siya pinoproblema ng mga kampi niya, matakot ka pag yan hindi na pinoproblema pero nagbibigay pa ng problema sa'yo. Oo, isipin mo, no, pag XP lane na expected mong magkakat ay mag-clear lang, magpapakakunat, eh siya na yung nagti-triple kill, nagmi-main niya, laking problema na. Nakakatakot talaga yun. Pero Game Lab dito, tatanggalin na nga rin naman talaga nila Lolita netong si Steve. Pero isa sa hindi natin makakalimutan is gonna be no other than yung Martis pa rin netong si Rindo. And actually, pwede pa nga din itong mapunta kay Dominic, eh, di ba? Pero sure, mas papabor ako para sa isang Martis na jungler so that he can actually evade yung mismong setup sa magagaling dito kay Docman. Game Lab, ano yung mismong pwede nilang gamitin dito as their gold lane and even their jungle? Mahirap kasi talagang pinaliliit ng Blacklist yung hero pool nitong si Takinaga. Heart na lang ata tsaka Lunox. May Beatrix pa rin naman. Pero not sure kung if it's a viable. Wow. Oy, naku po. Uy, the Forgotten One. Tapos Joe.
Chony Dokmen. Ay, hindi. So, Chony Takinaga. Nakita na natin to sa Brand Euphoria. Ginamit diba? To ni Takinaga. Ginamit nila to. So, yung setup na manggagaling dito from Game Lab, madami. Blacklist Academy, sino yung pinakahuli yung hero? That's gonna be their roamer. Is this gonna be an Estes? Roamer, Steve. Nakasalalay sa setups ni Steve ang pwedeng kalabasan ng laro ng Blacklist right now. Gumagamit na siya ng Hilulita, pero naban. Gumagamit din ito ng Estes ng Hilda. At yung show na pwede niya sanang gamitin, diba? Kinuha ni Takinaga. But right now, sticking to the most popular flavor of the Ube Strat, we will see the Estes. Draft pa lang, napapagod na ako. Iniisip ko pa lang yung mangyayari dito sa game na to. Parang all out na talagang actions yung mararamdaman natin. Oh, high stakes to for both teams. Yun nga. So, Blacklist Academy, if may papanalo nila to, sobrang laking upset against a Game Lab. Game Lab naman, on the other hand, if may papanalo nito, they will prove that they are still undefeated when it comes to series. Oh, when it comes to series, nasa kanila pa rin yung momentum, nasa kanila pa rin ang angas, at nasa kanila pa rin ang lakas if they continue their series win streak going up against Blacklist. And if ikaw ang Blacklist going up against a tyrant like Game Lab at matalo mo in a fashionable style, eh, talagang plus 3 stars ka na sa teacher mo kung ganun. Sana sa rag game ganun din. Plus 3 agad pag alam mong malakas yung kalaban. Pero let's head on na. Ito na yung pinakahuling laban. Blacklist Academy. Can they actually stop the streak na meron dito ang Game Lab, or Game Lab magtutuloy sila to enter into another world? Rindo ngayon ang naka-Fredrin. 2 games, game number 1, game number 2. Ang Fredrin ay nasa kamay ng Blacklist pero na kay Dominic as the XP laner. But right now, Rindo, kinuha na niya ang kanyang signature pick, which is the Fredrin, na tuwing ginagamit niya ito, talaga namang yumayabang siya. Katulad na lang ng pinapakita ngayon ni Dokmen. Unang Tyrant's Revenge to connect na. At ito na yung sinasabi ni Ate Athena na pag nabigyan ng space si Havos, eh talagang kahit sa ang lane pupunta ang isang Joy. After mag-clear doon sa taas, Matic punta agad sa gitna. Pero yung ano eh, yung talon na itong si Dokmen, yung unang talon, yung magbibigay sa'yo ng anxiety na maging maingat ka talaga sa teamfight if ikaw yung kalaban ng isang Kufra. Kung ikaw yung natalonan si Aeon, kailangan mong maging maingat. Pero speaking of Aeon, ang dami niyang pwedeng gayahin ngayon. Yung setup ni Dokmen, yung sipa ni Takinaga, yung feathered airstrike ni Aizawa. Alam mo, sana kung pwede sana kunin ni Aeon yung sarili nilang Blessing of the Moon Goddess eh. Dalawang ult ng Estes. Ultra ube na yon. Pero unfortunately, nasa kanila si Steve. But right now, gusto ko yung ginawang adjustments ngayon ni Takinaga going for that show pick. Sustained. Kasi kung mapapansin natin kanina, Lancelot game number 2, nahirapan siya kay Dominic eh. Yung Fredrin, kasi tuwing papasok lang siya, magtotont lang itong Dominic na Fredrin, tas hirap na siya makatakas. Tas isama mo pa yung Ghostbusters ni Aeon na Faramis. Nahihirapan tumakas ang isa sa mga one of the most mobile players, which is that Lancelot. Yup, and ngayon, since gusto lang niya tumagal sa teamfight, kasi nahihirapan talaga siyang patagalin, nahihirapan siyang makasecure ng objective, pero Havos, ginugulo yung opposition na makakasecure pa rin nun, walang iba kundi si Rindo. Ito na yung sinasabi nating yabang ni Rindo, wow! Pero may yabang din si Aizawa, binagsakan ng feathered airstrike doon pa kay Steve, and now it's a double kill for the unkillable killer mage. Aizawa, gustong ramdam ko yung eagerness niyang bumawi. Farsa ko na to eh. Farsa ko na to. Eh, diba? Kaya kailangan mag-step up na rin ako kasi nararamdaman ko na yung mid laner ng kabila, no other than Aeon, mukhang gusto niyang makipag-showdown sa akin. Sinong mas angat? One like, one react. Diba ganun yung uso dati? One like, one react. Face off yun eh, no? Oo. Aizawa versus Aeon. Sinong mas angat? Oo. Pero ngayon, mukhang gustong paangatin ni Dokmen yung kanyang mga kalaban. Feathered Airstrike, ginamit agad-agad para ma-force kahit papano itong si Steve na i-heal yung kakampi niya. Dokmen! Tumalon at merong nayakap at sinipapa ni Takinaga. Blessing of the Moon Goddess will be forced out of Aeon. Pero parang teka, naipit din. Nakatapak. Rindo naman ngayon, setting his eyes on Dokmen. Hindi pa nagagamit yung Appraiser's Wrath.
And both teams will disengage, pero ata nagulat ata sila dito kay Hiyak Tizzy. And now Habos. Grobe. Eto na si Habos na nanggugulo all the way from the top lane down to the bottom lane, Gordy. Ito yung nakakatakot talagang XP laner eh. After niyang mag-clear dun sa taas, Matic, punta tayo dito sa may bandang ibaba or punta tayo kung saan may teamfight. Bardagulan na kung bardagulan. Gusto ko nang manalo. Ito yung pinaparamdam sa atin ni Havos. Ito namang si Dominic with that Martis. Hindi siya ganoon ka-mobile kagaya ng isang Joy. Pero mapapansin mo na after din niyang mag-clear, lumalapit din siya dito sa may bandang gitna para makatulong sa kampi niya. Pero delikado yata dito si Dokmen. Dahil lumapit dito ang tatlong members ng Blacklist, Dokmen, makakalayo naman doon. But Rindo, gusto talagang bigwasan si Aizawa. Both teams will disengage. Blacklist, ang ganda ng position ngayon to take down this turtle. Kanina nakuha na nila yun. And they want to extend the lead by taking this away from GameLab. Sinong makakasecure nito ngayon? Blacklist Academy, of course. Classic Ube composition yung meron sila. GameLab, kaya ba nilang sirain yung composition na yan? As 4v4 situation yung makikita natin ngayon. Pero medyo na late ng bahagya doon ang GameLab. So Blacklist Academy, they're the one na makakasecure pa rin ng objective. Oo, lamang dito ang GameLab when it comes to kills. Pero kung usapang objectives, lamang naman ang Blacklist Academy. Natuwa ko, nagtagpo na finally si ano, si Abos siya, si Dominic. Sa gitna pa eh. Sa gitna, sabay silang pumiyahe para sa tagumpay at nagtagpuan. Pero walang naganap doon. Steve, healing dito si... Akala ko ginamit yung Blessing of the Moon Goddess. Pero right now, Ang saya ni Habos doon. No? Sumasalaw lang talaga sa electrifying beats na meron ang isang Joy. Pero Blacklist recognizes na wala ang dalawang miyembro ng GameLab. Baba. Dalawa lang sila sa baba. Rather, going up against Tatalon four. Tatalon si Dokmen! Tumalon si Dokmen! Sakto ang yakap kay Rindo. At Rindo mapapatumba. Takinaga! Nagastos na ang Blessing of the Moon Goddess pati ang Feathered Airstrike. But to no avail, wow. GameLab extending the kill lead to 3-0. Pero habang nangyari lahat ng yun, si Owl kumuha lang ng objective, which is the turret. So masabi natin ngayon, GameLab, gusto nila ng kills, Blacklist naman, gusto nila ng objectives. Pero may pagbawi lang din sila sa ibaba, knowing na nakakapag-establish sila ng lead kasi nakakakuha sila ng pickoffs. Looking at the KD of Aizawa, 3-0-0. Man, sa palang yung nakaka-kills and nakakatakot if magsashine talaga si Aizawa early on palang. Para siyang ano, NBA player na stat padder. Yung medyo pangit yung game number 2 niya, gusto niyang bumawi ng sobra para ma-retain yung kanyang lead, stat lead sa mga ating categories and ma-solidify yung kanyang name as the unkillable killer mage. Pero ngayon, Blacklist, kahit papano nakakasabay pa rin when it comes to objective takedowns eh. Two turtles in their name, wala pang nakukuha ang GameLab. Tag isang tori na ang nabigwasan, pero oy, nakawala dahil may purify itong si Steve. Resource down for GameLab. Sakto na bait out nila ang Tyrant's Revenge Rage Connection coming in from Dokmen. Ay, and now Blacklist. Ay, Dokmen, pero na tumalon pa rin si Dokmen. Dalawa tinamaan. Mortal Call to disrupt. And a Blessing of the Moon Goddess for that extra sustain. Rindo pa rin ang makakakuha. Tuloy-tuloy lang ang panggugulo doon ni Havos. Takinaga. Pero takinaga ata. Hindi masyadong mabilis ang kanyang Siva dahil siya ay mapapatumba. Yok Tizzy medyo late doon. And now Blacklist Havos is going for that middle lane. Pero tingnan mo si Havos. Tuloy-tuloy paghabol kay Ipit. Pero naipit ngayon sa lima at mukhang siya ay mapapatumba. Vengeance will be popped off. Blacklist, nakabawi na rin. Nakakuha ng turtle, nakakuha ng tore, nakakuha pa ng kills. Nasa kanila na ang lahat ngayong sitwasyon na to for Blacklist Academy. And even the top lane turret, makukuha pa nila. Masasabi natin ngayon, mukhang mas naging effective yung ube nila kung ikukumpara sa ginagawang pick-off ng GameLab. Nagsimula yan doon sa na-bait out yung mismong ultimate na tong si Dokmen. So, Steve, hayahay yung buhay niyang i-heal kasi alam niyang walang threat para ma-set upan kami. Ang ganda rin talaga ng pag-select nila ng battle spells. No? Dalawang purify para sa side ng Black. It's gonna be the roamer and the mid laner. Na kaya naman nakikita natin, naiintindihan natin ba't kayang front ng Estes na to. Mm-hmm. Kasi kaya nga niya i-bait, pero mabibait kaya nila nito kasi Dokmen at charge na hindi enough at na-taunt pa
siya dito ni Rindo. Rindo tinutuloy. Gusto pa tutumbahin si Kufra. Pero buhay pa. It's now Yuck TZ's turn. Ayo, si Owl. Tignan mo si Owl. Tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ngayon. Hindi enough para maputumba ang top lane turret. Pero mukhang gusto nila maisahan dahil di pa sila umaalis. Ngayon pa lang. Grabe. Ang Blacklist Academy dito. Bahala na si Rindo, Aeon, and Steve mag-take ng objectives. Manggulo sa mga kalaban. Owl naman, bahala na rin kumuha ng mga objectives, especially the turret takedowns. Blacklist Academy, sobrang suwabi lang nung galawan nila. To the point na kapag na-low tayo, nandito lang din naman si Steve para buhayin tayo. Natansi takinakan na naman, nahuli ng lima! May Lord tumalun. Buffer si Dokmen, tumalun dito, may yakap na magaganap, pero the blessing of the moon goddess masyado makunat. Habos, mapag-mentions dito, naiipit sa lima, tatlo ang nawala na para sa side ng Game Lab, and now Blacklist, it's time for that Lord. Blacklist Academy, alam nila kung paano ka-counterin ang Game Lab, game number one pa lang. And now, mapapansin natin na sila talaga yung magko-control. Hindi na to matatry pang nakawin ng Game Lab because of the pickups. Tinatry ni Takinaga, tinatry ni Dokmen, pero once pumasok itong mga heroes na to, Blacklist Academy, they are ready for the punish and nakukuha talaga nila yung mga kills na gusto nila. Ang ganda ng pick ng Blacklist sa Fredrin. Na kahit assassin or utility ang gagamitin ng Game Lab, taunt lang ng isang Fredrin ay enough na para ma-disrupt yung pagka-mobile ng isang Takinaga na jungler. Katulad nito ngayon, na taunt na naman, ginamita pa ng retry. Buti na lang, nakatakas pa. Pero right now, minion management for Blacklist are on point with that Lord. For sure, lahat ng outer turret sila ay mapapatumba. Pero tingnan natin kung paano de-depensa nito si Habos. Ng Game Lab. Habos, munti ka na doon. Grabe, delikado agad yung buhay niya. Limang miyembro na yung nandito for Blacklist Academy. Oo, kaya pa rin namang depensahan yan. Pero yung Lord kasi nagmamarcha doon sa may bandang itaas. Kaya kung papansinin natin, Blacklist, after nilang mag-push or mag-clear ng minion waves dito sa gitna, matik transition, samahan natin itong naggagabay sa atin sa taas, which is the Lord. Parang yung keys to victory mo lang dati na tayo'y mag-tulungan. At tulungan nga talaga ang pinapakita ng Blacklist ngayon to extend their momentum and their lead. The Lord has now been shut down. But look at Rindo pumasok doon kasama si Dominic. Game Lab talagang gusto depensahan ang inhibitor turret sila. Will they go for a counter engage? Kulang-kulang sila ngayon pero Dokmen giving vision for Game Lab. Ano kaya ang call ng Undefeated Kings? Wala pa silang ma-pick off. The items is not enough. Habos dito, may pagsilip. Siya yung namataan pero ginaya lang din naman siya ni Aeon. Makakatakas lang din naman siya dito. Two ultimates was puff and nagamit dito sa mismong skirmish na yon. Sumilip lang si Habos. So, kumbaga, parang masasabi natin na Game Lab, ready pa rin talaga silang bumawi dito. They're eyeing for that play na kung saan kaya ulit nilang ibaliktad yung sitwasyon. Ngayon, si Habos, with the current composition of their lineup, kailangan ni Dokmen maging brush player eh. Yan. Tagatago lang eh. Mm-hmm. So with that in mind, kailangan si Habos talaga ang nagpro-provide ng vision, nagde-disrupt ng rotation ng Blacklist para makagulat or makabulaga place na naman itong isang Dokmen. So naiintindihan ko bakit from time to time biglang sumusugod sa lima itong si Habos. Pero mapapansin din natin na pagpasok niya nangalahati kaagad yung buhay niya. So medyo masakit na ang Blacklist even for an XP laner na Joy ni Habos. Lalong-lalo na ang Joy kasi nagbe-build up lang yan ng magic. And now, na-pop na rin agad yung Feathered Airstrike. Rindo diving in. Dokmen, delikado na naman yung buhay niya. Nagamit na dito ang Way of the Dragon pero wala namang follow-up na magaganap for the side of Game Lab. Wala na back rin. Back ulit! Back na naman. Ito na naman yung play safe na nakikita natin. And I do understand why. Kasi merong Lord, pero si Habos doon. Electrifying Beast plus Vengeance is not enough as dahil lima ang kanyang tinapatan. Blacklist might call for a Lord burst down. A Lord takedown. Terrified dito sa Takinaga. Hindi naman siya mababurst down. Pero paano nga ba papaikutin ng Game Lab ang laro na ito? Qwerty! Meron na huli. Dominic nandoon. Yuck TZ, tuloy-tuloy ang pag-free hit. It's now a 4-on-4. Pero sa Takinaga dito will be forced to back away. Yuck TZ! Napakatapang with speedy. Light to wheel. Pero mukhang sa Blacklist pa rin, mapupunta ang Lord. Clutch Retribution from Rindo. Mamba out na lang din daw para sa Game Lab. Nasecure na ng Black yung mismong Lord na to. 4-6.
yung score natin dito, ingan sa sitwasyon na to, pero pansin na pansin yung kalamangan na nakukuha ng Blacklist Academy. Pero ramdam na rin nila yung damage output na meron itong si Yuk TZ. Na-set upan nga lang si Dominic, pero naramdaman niya agad yung sakit. Ano naman? Ayan na naman si Dogman! Pero yung Purify is just there. Dalawa, nag-pop na Purify. Walang nahuli. Pero na-bait out nila yung Blessing of the Moon God is coming in from Steve. So Blacklist pwedeng magdalawang isip sa pagpasok sa Lord Clash na ito. Game Lab, clearly, mabilis nila. Mabu-burst down itong Lord, pero tignan natin kung kaya pa ba ng Game Lab depensahan ang remaining inhibitor turret sila at mukhang it's a go signal for Black na magdisiplina muna tayo. Hayaan na natin sila dyan sa base nila. Kunin natin lahat ng resources nila. Napakaganda kasi nung pick-off na ginawa doon ng Game Lab. Napigilan yung aggression na itong Blacklist Academy. Kasi kung hindi naman namatay doon si Rindo, for sure, ilalaban at talagang sasabayan ng Blacklist Academy yung Lord. And now, nakakahanap na naman ng mismong lakas ng loob ang Game Lab. Lumabas kasi alam nilang sila yung lamang. Steve Delicado yung buhay niya. Na-force pa nga yung ultimate para lang makasurvive. So ngayon, ito na naman, pinaparamdam na naman sa atin ni Aizawa na kaya nilang pumalag onto the late game even though nadingdehado sila no early on. And titignan din natin ang kanyang stats. Unkillable pa rin ang ating 4-0-1 eh. Hindi pa rin siya namamatay kahit sa 15-minute mark. Right now, Dokment, kinapos ang Tyrant's Revenge. Hindi naman siya mabibigusan ng ganun. Pero alam ng Blacklist na nandiyan ang Game Lab. Pero Yuk TZ yung nag-front para sa side ng Game Lab. Feather Airstrike will conceal. Be popped. Conceal play dito para kay Takinaga. Gusto niyang kuunin doon si Aeon or si Steve. It's gonna be a 5-on-5. Sino ang unang makakagawa? It's Takinaga with a knockdown on Dominic popping that Blessing of the Moon Goddess. Gusto naman bumawi ng Blacklist ngayon. Owl at Yuk TZ tuloy-tuloy pag-free hit. Pero si Aeon nakakuha doon ng Feathered Airstrike. Habos ngayon ay mapapatumba rin. It's gonna be a 3-on-4. Blacklist winning that trade with 2 kills to 1 death. Dito natin makikita no, na Blacklist Academy, kung kukuhanan nyo kami ng isa, hindi pwedeng isa lang yung bawi namin. Dapat dalawa. And with that, Game Lab, oo, maganda yung pag-pick off nyo, pero kailangan nyong maging maingat sa magaling na pag-counter-punish ng Blacklist Academy tulad nito. Ngayon, papasok na naman dito itong si Rindo, si Owl, naging delikado yung buhay niya doon. So, kumbaga, irespeto nitong dalawang koponan na to yung mismong damage na kaya nilang ibigay knowing na late game na talaga. Sigurman doon si Owl Montiga na si Takinaga ng alahati ang dalawang gold laners pati ang jungler ng Game Lab. Aizawa na pagamit din ng Flicker a while ago sa previous clash. Resources expended sa dalawang koponan. Sino ang makakakuha ng Lord na to? It's gonna be a crucial Lord dance. 5-on-4. Wala pa si Hapos at mukhang Blacklist. Go signal. Retribution battle na lang at si Rito pa rin ang makakakuha. At ang kinagito ng ganda ng knock-up. Pero hindi enough as the sustain of Blacklist Dog from man. The blessing Oy. Of the Moon Goddess. Apat na yung pinatalon. Ay, yung pero easy. Hindi pa rin sapat. Blacklist pasukot ngayon. Dominic at Owl. Ayan, napakasakit. Tatlo na lang ang natitira sa Game Lab, Corti. Nagkamali sila ng pasok doon. Namatay na si Dokmen. Lumaban pa doon si Yuk TZ. Blacklist Academy. Kaya na ba talaga nilang i-end yung streak ng Game Lab? Aeon dito, stepping up his gameplay. Talagang tutulungan niya yung mga kampi niya. Habos diving in. Habos will be forced to dive in para for that clear wave. And now, isang inhibitor na lang ang natitira. Mawawala na ito. Merong creep sa gitna at laban sa bottom. Pero laban lang sabi ng Game Lab. Ang daming knock-up but the sustain from Blacklist is just too much wow. As they take down the undefeated Kings with a reverse sweep, Corti. First ever series loss dito ng Game Lab ay makukuha ng Blacklist Academy. Game number 1 up to game number 3. Pinakita sa atin ng students na nag-review talaga sila to take down the undefeated na ngayon. Hindi na sila undefeated. Yung 5 win streak nyo, nakatapat kayo ng kaya nyong patumbahin which is no other than the students. It's a mix. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ng Blacklist ha, pero it's a mixture of proper pag-review and at the same time pag-kopya. Kasi una kinopya nila yung Alice nung games 1 and game 2 and now
Aeon with that Valentina Kinopia, mga crucial skills ng Game Lab to secure wow. a final Game 3. At talaga namang pinasa na Leon Gorty. Grabe, yung Blacklist Academy ngayon, nakakagulat in a sense kasi sobrang lakas ng pinakita ng Game Lab. Sa totoo lang. And Blacklist Academy, di ba, sila yung team na first 2 weeks natin, medyo hinahanap pa nila eh, yung flavor ng composition nila. Pero ngayon, pinatunayan sa atin ni Aeon na kaya ko ding gawin at kaya ko ding higitan yung unkillable killer mage nyo na si Aizawa doon sa flavor na gusto ko, which is, di ba, yung mismong support na damage na alam mong teamfight centric talaga. Tsaka doon na din pumapasok yung ano eh, yung fact na alam nila yung mga identities nila. Mm-hmm. For the side of Game Lab, it's Aizawa, damage dealer, killer, mage. Pero hindi kailangan magpaka ganun ni Aeon para lang masabi na effective siya. He has his own flavor and meron ding own explanation ng ating analyst na si JMTZ for game number 3. To break the code, ano ba bang gagamitin? Ube Supremacy. At yan ang pinakita sa atin ng Blacklist Academy. Tinapos nila yung streak ng Game Lab into 5 games in that exciting game number 3. At talaga namang pinakita sa atin ng Blacklist Academy na may dugo pa rin talaga sila ng pagiging codebreakers, the junior codebreakers, so to speak. And welcome to the analysis. This is JNTZ at tingnan na natin kung papaano nagawa ito ng Blacklist Academy. Being true to themselves, yan ang kanilang ginawa. Returning to the old reliable Estes para dito kay Steve. Pero ano nga ba yung nag-udyok dito sa Blacklist Academy para kunin itong Estes? Actually, the last pick na ginawa ng Game Lab dito is the carry pick. Now, alam naman natin yung carry is more of a single target hero. So, mas nagamit pa ngayon ng Blacklist yung kanilang Ube Supremacy dahil alam nila na hindi ganoon mapipick off agad ng Game Lab yung kanilang mga heroes, especially if you're going to pick Estes. Kasi kung titignan natin dito ha, for Game Lab, yung pure damage will be coming from the Farsa. At kahit naman negate nila yung Farsa, mas magagawang pa nila ng paraan because they have the Estes talking about Blacklist Academy. At sila pa rin talaga yung humawak from top to bottom. Pinahirapan nila eh yung idea na gusto sanang gawin ng Game Lab in which i-burst down sila. Yes, there are times na unkillable killing ano pa rin machine etong si Aizawa, but still nagagawa nila ng sagot because of the Estes, especially yung Purify. Ang dami ma-check ng Purify, yung Sipa, nung Cho, yung Stun. And all you have to do is to give that Purify to Estes para at least mahuli man yung Moskov dito ni Aeon, ni Owl rather, kaya pa rin siyang i-bail out ng Estes dahil pwede pa rin siyang i-heal nito. Steve, pinakita sa atin na flexible siya. Coming from the Luleta pick, now kumuha naman siya ng Estes. Ano pa ba ang kaya niyang gawin? Kilalaan natin ang ating game MVP dito sa laban na ito. Agaw pick, kaya din naming pagganahin yan. Owl with 1-0 and 10, 92% ang kanyang kill participation. A dose of your own medicine. Yan ang pinakita dito ni Owl dahil nakita natin during the Game Lab's plays kapag ginagamit nila tong Moskov, they use this hero as a split pusher. Now this time, ganun din ang pinakita ng Blacklist. Kumbaga, ibibigay namin sa inyo yung sakit na kaya nyong ibigay, and that is manifested dito sa ating highlights kung saan early game pa lang kinukuha na ng Blacklist Academy yung kanilang momentum, specifically with this pick ni Rindo. Weeks ago, nakita natin na malakas yung kumpiyansa ng mga nagiging roamer kapag hawak nila ngayon si Fredrin dahil
ang tagal niyang mamatay, kaya niya makapag-sustain ng damage, and at the same time, ang sakit niya rin bumalik kapag ka siya naman inakabato ng kanyang Appraiser's Wrath. And yun yung ginagamit nila dito na composition para at least masustain yung DPS damage base na bato naman ng side ng Game Lab. And nasasagot nila yung DPS na yon with the help of Estes and the blessing of the Moonlight Goddess. Now, kahit merong masipa, kaya pa rin yung isave, mapoprolong yung teamfight, and then Dominic being the aggravator doon sa backside, siya yung nag-i-stretch nung laban, siya yung nagbibigay ng crowd control, and siya yung naglilito sa Game Lab kung sino nga ba yung dapat talaga nilang pansinin. And gaya nga na nabanggit natin, yung TZ, nahirapan siya dito sa laban na to dahil yung kanyang damage is suitable for one hero only at kaya siyang i-heal ng side ng Blacklist, kaya naman na-checkan siya ng maigi doon ng Blacklist Academy. Tuwang-tuwa ang buong akademya dahil si pinakita ng kanika nilang mga bata. Cheer up, syempre, para sa side naman ng Game Lab. Yes, mangyayari at mangyayari na magkakaroon talaga ng pagkatalo dito sa ating tournament, pero hindi ka madidiktahan ng iyong pagkatalo. Madidiktahan ka kung paano ka bumawi kapag ka nagkakaroon ng ganong pangyayari. At pangalawa pa lang yan sa seri na nabangan natin. Balik tayo mamaya as we head over to a short break.